Good evening everyone. As I have promised kaninang hapon, we will go on live stream tonight 8 o'clock to 7 o'clock. 6 o'clock to 7 o'clock, I mean. Kasi may debate kami ni Sabadista Seventh Adventist Church member Brad Ruel Carillo. He's presently now in Greece, abroad, sa Bisdak Radio kami magdebate. Ang topic namin, patunayan niya na ang Seventh Adventist Church is the remnant church according to the Bible and references. Ako naman ang tututol being negative. As the stand of the Roman Catholic Church, it is not the Seventh Adventist Church, nor ever will be, nor any other churches. Ang mga sulpot ngayon na 50,000 na kasektad denomination, kundi bukod-taki lamang ang kaisa-isang tunay na simbahan, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya ating programa, Ecclesia Veritas est Ecclesia Katolika. Muli, nandito ako si Brad Alvin Gitamondok, ang inyong lingkod po. Ang ating topic ngayon, siguro mga 30 minutes lang kasi may debate nga tayo, 7 to 9 p.m. sa Bisdak Radio. By the way, it will be hooked up on my Facebook walls mula sa Bisdak group and page dito sa Facebook. So don't worry, hanapin nyo lang, antabay lang kayo sa Facebook walls ko at itag ako ni Brad Irwin Ibarita sa ating debate, no? So pansamantala, sasagutin natin ang concern ng mga Katoliko, lalo ni Brad Rasha Vistadayanan, kaibigan natin na moderator at admin sa Debaters Convention Group, na Brad Alvin, sagutin mo daw ang sabi ni Ginoong Eliseo Soriano na mayroon daw 67th book, yun daw sa gawa 1520, bagong discovery ni Eliseo Soriano. Natatawa ko dito kasi ang Protestanting Biblia 66, dinagdagan ng isa 67. Eh, yung bilang pa lang ng Protestante, maling-mali na po, eh, lalo na yung dagdagan mo ng isa, naging 67. Yung 66 ka, mali. Eh, may sabi dito sa Biblia, binilang na kasi itong Biblia, matagal ng panahon, 2,000 taon na. Tapos ngayon, sumulpot ito si Dalaginding ng MCGA, Members Church of God International, ADT, ang dating daan. Tapos nagturo na may dagdag na naman o bago sa discovery na isang libro, isang aklat o isang sulat na bukod sa 66 books ng mga Protestante, dinagdagan niya isa, yung gawa 1520 daw, Acts chapter 15 verse 20. Let us examine the verse kung ito ba nagtuturo ng pagdagdag na libro sa 39 books in the New Testament at sa kabuuan ng Protestante 66 books plus 1 naging 67. Nakakatawa to. Ako ang sakit ng tiyan ko sa tawa ko pag tingin ko sa video ni Soriano. May nalabag si Eli, si Dalaginding. May nalabag ka, Dalaginding. Anong nalabag mo, Dalaginding? Itong sabi ng Diyos, ng ating Panis Kristo sa Apokalipsis o Pahayag, Revelations chapter 22 verse 18 to 19. Kay sarado na itong kanon ng Biblia eh. Pagdagdagan mo ito ng isa o dalawa, o bawasan mo isa o dalawa, ay mapaparusahan ka na dito sa Apokalipsis 22, 18 hanggang 20. May sinabi na ganito, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sinuman ay magdaragdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sinuman ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Napakaliwanag, Pahayag 22 or Apokalipsis 22, 18 hanggang 19. Ang dadagdagan mo daw, sabi dito, dagdagan din ng Diyos ang salot na kasulat sa aklat na ito. I-close na itong Apokalipsis, it is the last book of the New Testament, the 39th book of the New Testament. Eh, gawa 1520, ibang libro yan, sabi ni Badeli, kaya naging 67. Ibig sabihin, 48th book pala yung gawa 1520. Ba't hindi yun sinabi ng mga apostol? Ba't pinaloob yun sa mga gawa ng mga apostol? Kaya maling-mali talaga, hindi talaga si Ingkong pwede mag-imbento ng mga bago-bago. Kaya gusto ito ni Ingkong, ni Dalaginding, si Dalaginding, mag-imbento para ipalabas sa buong sangkatauhan, sa buong sanlibutan, na magaling siya, na silang pinahayagan ng Diyos na nasa langit, na siya lang ang sugo ng Diyos, na sasabihan ng Diyos sa kanya, huy Dalaginding, panahon na para i-reveal mo sa sangkatauhan, sa buong mundo, na ikaw ang aking sugo, na utusan, na meron palang isang libro, hindi alam ng buong mundo, ng buong kakristyanuhan, pati ng Iglesia Katolika, at pati yung mga Protestante, hindi lang 66 books yan, may isa pa, 67th book, yung gawa, 1520. Tatawa ko, sakit ng tiyan ko. By the way, we will greet our friends na tumutulong sa ating
Apostolate, si Brad Richie Ray Galisinyaw Mariano. Brad Richie, salamat sa iyong pagbili sa CCC. By the way, sabi ng LBC, it will arrive later pa, hindi within 2 to 3 days. Basta antayin mo, sigurado yan darating. Wala, padala ko na sa LBC. O si Brad Reynaldo Hernandez from Korea, maraming salamat ba Hernando for believing me as chief apologist at sumuporta ka rin sa akin all the way from Korea, you helped me. At ito rin ang ating bagong kaibigan na na-inspired sa ating programa, sa ating ministry, apologetics ministry, being the chief of Catholic apologist, bishop delegated dito sa Pilipinas, si Brad Jonathan Espino. Brad Jonathan, sana pagpalain ng Diyos ang iyong pamilya, ang iyong negosyo, ang iyong trabaho at ang iyong buhay. Pahabain palang buhay mo para makatulong ka rin sa akin at sa may iba pang apologist na nagsusumika para ipagtanggol, ipagsanggalang, idepensa ang ating pananampalatayang Katoliko laban sa mga tumutuligsa dito, mga heretiko at mga kalaban ng Panginoong Hesukristo. Tinatawag dito mga Antikristo, Antichrist, 1 John chapter 2, verse 18 to 19, unong Juan 2, 18 hanggang 19. Before proceeding further, wave and shout out to Sister Krista Abasolo, she is watching. Galing kasi dito sa pag-post ko sa kay Father Darwin na grupo. Brad Rohan Clyde Pantoja is also watching. Wave to you, Brad Rohan Clyde Pantoja. He is a seminarian from Bigos. Good evening, Brad Albin. God bless for the Yote Teclesia. God bless din, Brad Rohan Clyde Pantoja. Brad Corbari Muka is also watching. Ronald Matanog Umpok is also watching. Mga friends natin to, sana you will help me with my program kasi mahal ang bayad natin sa StreamYard live streaming, and there is hook up sa YouTube para ma-upload din sa YouTube account ko sa RDM Generals, pero also antabayan niyo rin ang aking YouTube account, RDM Generals, ano, sa YouTube. Wave din kay Oliver Bastasa is also watching. Shout out to you. Good eves, Brad Albin. Fight lang tayo. Jojo Rizuena, I send you an invitation. But Jojo, bakit yung cellphone mo hindi na tumatanggap ng invitation? I always invite you every time I have a live stream. Please join me now, no? Sige, patuloy tayo. Ngayon, binasa natin Apokalipsis 22:18-19. Bawal na talaga dagdagan ang kanon eh. Tapos dito tayo mag-umpisa sa kung sino ang tamang bilang, ang Protestante ba at Katoliko. Kasi sa Protestante 66, kay Soriano, kay Dalaginding 67th. Walang ganyan sa Biblia eh. Dito sa Katoliko is 73 books. Sino ba ang tama? Basa natin ang pinakapaborito na talata ni Dalaginding ng MCGIADD. No, sana humarap na si Dalaginding sa akin sa paghamon mo ko sa kanya ng debate. Huwag kang magtago dyan sa saya mo, Brad Eliseo Soriano ng MCJ, ang dating daan. Harapin mo ako, si Brad Alvin Gitamundo, Chief Roman Catholic Apologist. I'm Bishop Delegated. Kaya kung matalo mo si Brad Alvin, parang natalo mo na rin ang mga obispo, ang CBCP sa bansang Pilipinas. So face me in a gentleman, religious, brotherly, friendly, religious dialogue. No, Brad Eli Soriano, Dalaginding. Dalaginding yung ano mo, palayaw mo. Kinopya ko lang sa mga iglesia ni Cristo. Palayaw lang naman yan eh. Diba? Isaias 34:16, pinakapaborito to ni Dalaginding. Isaias 34:16, no? Ang dating Biblia, binasa ko kanina, pahayag 22:18-19. Ngayon naman, paborito na verse nila. Isaias 34:16, basahin natin. Ito ang ating matutunghayan, ang dating Biblia. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, ito ng Biblia, sabi ni Dalaginding, at inyong basahin, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangingilangan ng kanyang kasama, sapagkat inuutos ang aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ayan, Isaias 34:16. O ngayon, ang sinasabi dyan sa hula ni Propeta Isaias, walang magkukulang. Nothing shall lack thereof of the book of God or the book of Yahweh. Isaias 34:16. Kung yan ang hula, pansinin nyo mga kapatid ko, mga Katoliko, mga listeners, watchers, and viewers. 34:16 of the prophet Isaiah, walang magkukulang, nothing shall be lacking. Ibig sabihin, hindi sosobra, kasi walang magkukulang eh. Hindi magkukulang. Ngayon, 73 books sa Katoliko. Ngayon, ang si kanila 66, kay Dalaginding 67. Sinong may kulang ngayon? Diba, mas kompleto ang Katoliko, 73. Sa kanila, konti lang, 67. So, nagkukulang sa kanila. Di tamang Katoliko, ayon sa hula ni Propeta Isaiah 34:16, nothing shall be lacking, walang magkukulang. 73 tayo eh, mas kumpleto, mas more than books tayo. Kasi kung mali ang Katoliko, dapat ang hula ng Diyos na ipinasulat kay Isaiah, sasabihin sana ng Diyos, hoy Propeta Isaiah, lingkod kong propeta. Dapat isulat mo dyan, hindi susobra.
hindi so sobra kasi darating ang panahon, makikita ko in the near future, magtatag si Satanas ang Iglesia Katolika, tapos so sobra yon, yung libro na tatanggapin nila. It is more than what I am giving to my people. Yun sana ang sasabihin ng Diyos kay Propeta Isaias na huwag susobra. Eh hindi magkukulang. Ibig sabihin, it shall not lack. No? Napakalinaw niyan. So meaning, kung 73 compared sa number ng 67 daw, 66 sa Protestante, dinagdagan ngayon, year 2021, ni Dalaginding ng isang libro, naging 67, 66 plus 1, 67, i-compare sa 73, kulang pa rin ang 67 at 66. Kaya mali ang Protestante na bilang. Isaias 34:16 sa pamantayan ni Ginoong Eliseo Soriano na Dalaginding. Mali ang kanyang pamantayan. Kulang ngayon sa Proverbs Revelation 22:18-19, wala na, bistado na, nabuking ko na na hindi pala dapat dagdagan ang Biblia sa New Testament kasi sarado na yung 39 books. Agree naman Protestant at Katoliko, 39 books eh. Tapos ngayon, na-determine natin, Protestante, lahat, 50 kalibo ka mga sekta at denominasyon na naniniwala sa 66 books ni Martin Luther, mali din ayon sa Propeta Isaias 34:16. O dagdagan pa natin sa Jeremias Kapitulo 26, talatang 1 hanggang 2. Ito naman ang sabi ni Propeta Jeremias. Oh, ang dating Biblia pa rin, King James Tagalog Version, basa. Sabi ng Diyos, ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo ka sa luban ng bahay ng Panginoon, ibig sabihin sa templo, sa iglesia, sa simbahan, at salitain mo sa lahat ng bahay ng Huda. By the way, ang bahay ng Panginoon, 1 Timothy 3:15, always remember that, always take note, my fellow Catholics, sabi ni St. Paul sa 1 Timothy 3:15, 1 Timothy 3:15, any Catholic or Protestant Bible, the house of God, of the living God, is the church of God, the pillar and bulwark of truth. Kaya ang bahay ng Panginoon, ang bahay ng Diyos, equivalent yan sa iglesia ng Diyos na buhay, simbahan ng Diyos, 1 Timothy 3:15. Kaya sabi ng Panginoon kay Propeta Jeremias, tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon, sa simbahan, sa iglesia, sa templo, at salitain mo sa lahat ng bayan ng Huda na nagsiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon, o bahay sambahan to, ito yung iglesia o simbahan. Ang lahat na salita na iniutos ko sa iyo upang salitain sa kanila, lahat ng salita ha, sabi dito, huwag kang magbawas ng kahit isang salita. Ayan, napakaliwanag. Yung mali pang Katoliko, 73 books, di sana, huwag kang magdagdag. Specific sana, huwag kang magdagdag. Eh, tamang 66 book ng Protestante o kay Dalaginding, 67. Tatawa ako dito sa 67 books eh. Kung tamang Protestante, sana ang propesya tulad ni Prophet Isaiah 34:16, itong Jeremiah 26:1-2, sasabihin din, huwag magdagdag. O hindi, susobra, huwag magdagdag sa salita. Eh, mali ang Katoliko, pagsabi ni Propeta Jeremias, huwag mong dagdagan, Propeta Jeremias. Eh, hindi yun ang sinabi eh. 73 books ang Katoliko. Kung huwag magdagdag, mali ang Iglesia Katolika kasi nagdagdag ng 7 books. Eh, huwag magdagdag eh. Eh ngayon, 73 ang Katoliko, RCC. Ito namang 50 mil kasulpot, 66 books. Ito si Dalaginding nagpaiba para tumunog pagrarang magpapasikat na magaling siya. Marami siyang nalalaman direct from God the Father in Heaven. Nag-ala propeta to, nagsugong tagabasa ang yabang. Para lang magpasikat na marunong siya, magaling siya. Dinagdagan niya yung isang libro, 67 na ngayon. 66 sa Protestante dati. Before 1980, 66 lang pinawalaan na. By the year 2020, 41 years later, ang pinaniwala na may isang libro na siyang discovery. Kaya 1 plus 66, 67 books na. Sabi sa pahayag Apokalipsis 22:18-19, huwag mong dagdagan. Para tayong power interruption ng konti. Kaya ito si Dalaginding dinagdagan. O ngayon, ang Protestante, ikumpara natin sa Katoliko, Jeremias 26:2 sa batayan at sa this is the standard and the basis of the scriptures in the prophet Isaiah 34:16. Paborito ni Dalaginding at Jeremias 26:1-2. I don't know if Dalaginding knows this. Jeremias 22:2 na huwag dagdagan. So kung Katoliko ang mali, huwag dagdagan. Hindi sinabi dyan, huwag magbawas ng kahit isang salita. Kahit isang libro, kung equivalent pa isang salita, isang libro. So, mas maraming Katoliko, 73, nagbawas itong mga Protestante na 50 mil kasulpot kasi 66 books. Pati si Dalaginding, kahit nagdagan ng isa, kulang pa rin ng 6 na libro. So, huwag magbawas, sila ang hinulaan ni Propeta Isaias 34:16 at Propeta Jeremias 26:1-2. Eh, yan, nagbuking na. Mali pa lang bilang ng Protestante, nakakawa. Eh, ngayon, mali ang bilang sa Protestante. Anong mangyayari? Kasi binawasan. Pahayag, Apokalipsis 22:18.
babawasan din ang kanilang, basahin lang natin dito uli, o isang buklat lang, praise the Lord, glory, hallelujah, tulad kanina, nagmilagro na naman. O, sana you will be inspired. Kung nakikinig dito ngayon si Brad Jonathan Espino, watching Brad Jonathan Espino from Davao, maraming salamat, Brad. You are inspired, Brad. I am gifted with the Holy Spirit. Isang buklat ko lang, Brad, nakasarato kanina. Pagsabi ko ng pahayag, Apocalypse 22:18-19, ayan, nabukas agad, o nandito di, agad, nabuklatan ko agad, sabi dito, at kung sino man ay mag-alis, o nag-alis ng 7 books, itong Protestante, kahit dinagdagan ng isa ni Dalaginding, naging 67 na, 6 books pa rin ang kulang. At sino mang mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na kasulat sa aklat na ito. Ay napakilawanag dyan. Aalisan. Eh kawawa ito, hindi ka tulog ko eh. Aalisan ito ng bahagi ng punong kahoy ng buhay. Ibig sabihin, you will not partake of the fruit of the tree of life in the Garden of Eden in the new heavens and the new earth, Revelations or Apocalypse chapter 22 verse 18-19. Napakaliwanag dyan, kaya tama ang bilang ng Iglesia Katolika, kasi sabi sa hula again, Isaiah 34:16, hindi magkukulang. Jeremiah 26:1-2, huwag kang magbawas. Hindi sinabi huwag kang magdagdag o huwag kang susobra. Mali sana ang Katoliko kung susobra pa o magdagdag, huwag mong bawasan. Hindi magkukulang. Ibig sabihin mali ang Protestante, kasi kulang at konti lang ang libro nila. 66. Dinagdagan nila Dalaginding ng isa. Naging 67. Nakakatawa. Kulang pa rin ng 6 na libro eh. Tama ang Katoliko, 73 books. Napakaliwanag. Again, take note. Isaiah 34:16. Paborito ni Dalaginding. Jeremiah 26:2. O dinagdagan na kuna ang kalaman ng mga Katoliko at pati ng mga kalaban natin sa panampalataya. Jeremiah 26:1-2. Tapos dito sa Revelations o Apocalypse chapter 22 verse 18-19. Ngayon, let's go to the specific verse na kinote ni Dalaginding. Nagpapatunog to si Dalaginding. Magaling siya eh. Ay, Dalaginding, kung talagang magkaharap tayo, ma-showdown natin, magkaalaman tayo, wala kang alam sa Biblia eh. Kaya takot ka maghumarap sa akin, sa chief apologist ng Sibahang Katoliko. Natatawa ko dito kasi ito ang sinangkalan. Parang kinapitalist ng isang talata sa Biblia sa Gawa ng mga Apostol. The 67th book daw. Badrasa, kung nandyan ka, nakakatawa dito. Pero bago pa ako, basahin ko itong Gawa 15:20. Mataas pang oras sa ating 15 minutes before we go to a debate sa Bisdak Radio. Shout out muna tayo sa ating mga kasamahan dito. Oh, mahaba-haba na. Sige, I will recognize you. Sige. But Jojo Resuena, good evening, Brother Alvin. Good evening, Brother Jojo Resuena. But hindi ka pumasok, I sent you an invitation sa FB Messenger. Kevin Roy Lauron, good evening, Brother Alvin. Good evening din, Kevin Roy Lauron. Ayan J. Villarmia Palar, sabadista to na youth, SD youth to si Ayan J. Pero nanonood palagi sa akin. Pag-aralan mo, Ayan J., pagbulay-bulayan mo ang sinasabi ng chief apologist, kasi I'm bishop delegated, yung aral ng ating Simbahang Katolik mula sa Santo Papa ng Roma at sa obispo sa CBCP dito sa bansang Pilipinas, nasa utak na skokote ni Brad Alvin. Kaya pagbulayan mo para maisipan mo, malaman mong katotohanan at bumalik ka sa Iglesia Katolika habang bata ka pa. Ayan J. Villarmia Palar, good evening, Brad Alvin, watching live from Ormoc City, Leyte. Tag Ormoc City pala si Ayan J. Good example gayud sa religious debate, Brad, para namong sumusunod ha. God bless you. Yes, Dong J. Ronald Matanog Umpok, God bless, Brad. Brad Jojo Lismena, Brad, kumakain pa ako. Hahaha. Sige, Brad Jojo, patuloy ka dyan. Enjoy your dinner. Happy eating dinner. Roy Cantero, ang kaibigan natin from Leyte. Sa Southern Leyte, si ang CFD Decision President natin, si Roy Cantero. God bless, Brad Alvin Gitamondo. God bless din, Brad Roy Cantero. My friend from Toledo, wave to you and shout out, Brad Peter Caballes. Hindi ka talaga nawawala, Brad Peter. Believe ako sa'yo eh. Fan mo. Fan ka talaga sa akin. Ito din si Sister Faye Orozco from Nueva Ecija. Wave to you, Sister Faye. She's watching. JP Suarez II is also watching. Wave to you and shout out, Brad JP Suarez. Ito ang ating kaibigan, ng admin at moderator ng Debaters Convention Group. Isang Catholic defender na magaling at magiting din. At maginoo ating kaibigan, ang gwapo na si Brad Russia Vista Dayanan. Pareha kami nito. Pero ako, wala na kong buhok. Si Brad Russia, makapal pa buhok eh. Dapat nga, Brad, kung gusto nila 67, kumplituhin na lang 73. Kaya nga eh, kulang pa rin ng 6 eh. Brad Russia, nagkakatawa itong makingkoy na ito. Lalo na si Dalaginding, nagpapasikat lang to. JP Suarez II, hello, Brad Alvin, my idol. Pag-greet naman po, great naman. I greeted you watching here from Butuan City, Butuan City.
Oh, magandang gabi sa inyong mga CFD Butuan, mga apologists natin sa Butuan. I salute you for your work in the Lord, being an apologist. Feros ko, good po, Brad Albin. Have a blessed night. God bless. We are proud of you in defending our Catholic faith. Amen. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. Sister Fe Orozco of Manila, of Luzon. Ato, God be all the glory. Oh, may emoji pa Sister Fe Orozco na nagka-smile with a halo. Fe Orozco. Amen. Si Brad Richie K. Galisinaw Mariano is watching. Wave to you, Brad Richie K. Galisinaw Mariano. Salamat sa panood mo sa akin ngayon. Sana marami kang matutunan din. Take your notes. Isulat niyo ang mga talata ko at ang may explanation. Review the video para hindi kayo maloko sa ibang rin. Brad Jonathan Espino is watching. Shout out to you and wave to you from Davao City. Sabi ni Brad Jonathan, maraming salamat ba sa suporta mo. Resty Valios Carolina is watching. Wave to you, Brad Resty. Oh, ito naman ang kaibigan natin, si Libran Carillo Rubel. Banatin lang ng mga daughters church ninyo, Brad Albin. Ay lang kasi Pets SD. Sige lang, Brad Rubel, kaya mag-debate tayo mamaya alas 7. Wala pa namang alas 7, may 10 minutes pa. Theoros ko, sila naman ay nakigamit lang ng Bible, mga sex denomination sa Catholic, kaya sila yung may pagkukulang, self-interpretation kasi sa Bible. Kaya lahat ng anti-colics, kulang sila. Hindi naman siguro kulang-kulang. Yung libro lang nila ang kulang. O Sister Faye Orozco, ang galing ng observation mo. Tama ka, Sister Faye. Amen. Sister Marjorie Escalumpang is watching. Salamat sa mga Katoliko, pati mga babaeng Katoliko na nakikinig din at nanonood sa akin. Faye Orozco, hello po, Brad Albin. Erson Kelly, shoutout po, Aldol. Yes, Erson Kelly, wave to yung shoutout. Charlie Price is also watching me. Maybe she is from the US. Hello, Sister Charlie Price. Thank you for watching our show. But this is in Tagalog, so I don't think that you can understand this. Anyway, yeah, I'm still going my live stream. Lesti Valios Carolino, good evening, Brad Albin. Gitamundok, matuloy bang debate ngayon sa Bisag Radio Nemo kontra SD? Yes na yes! Hindi pwede hindi matuloy pag buhay si Brad Albin. Pag may schedule, matuloy yan. Pwera na lang kung nilagnat ating kaway, umatras o namatay. Simba ko lang eh. Amigo ko ni Sir Will Carillo Silibran. Ayaw ko mamatay ito na sa barista. Gusto ko makabalik pa ito sa Katoliko bago mamatay. Manolito Belero is watching. Oh, wave to you, Brad Manolito Belero. Lino Margalio is watching. Wave to you, Lino Margalio. Vade Cypher, shout out po. Yes, Vade Cypher. Benjamin Encepada. Oh, ito, idol ko po na trabahante sa GGC. Gitamundog ko pa ko structural engineering. But Benjamin Encepada, Brad Alvin, gitamundog. Akong idol sa debate, may gabi, diha. Klaro kay ka, diri sa Marigondon. Oh, maraming salamat ba, Benjamin. Malapit na tayo magkasama dyan sa Marigondon ulit. Ang ADD, wala silang aklat ni Barok. Oh, hindi lang kay Barok, 7 books nga talaga yan eh. Tapos dinagdagan pa, kinulang ng 7. Tapos dinagdagan pa ng isa. Hindi, ang dami ng atraso ni Soriano, 8 na. Corbari Muka, blood shoutout sa Tagig, from Tagig City, Manila, Corbari Muka. Sige, JP Suarez II, again, I hope Brad Albin makita tiga personal. Yes, magkita po tayo pag wala ng COVID. Ang dami kong schedule, actually, pag February, the last weekend of February, may schedule ulit ako sa isang barangay sa Calbayog City, the diocese under Bishop Boy Abarquez, no? Ang kaibigan ko, we have a talk with a priest over there na magkakaroon tayo, kung wala ng COVID, pwede na akong makapunta doon sa Calbayog City this last weekend, Saturday, Sunday of February next month. Oh, we can see each other, but kahit saan kayo dyan, just wait for the chief apologist kay darating ako dyan. Maglilibot ako buong Pilipinas habang buhay ako si Brad Albin. Amping kanon na eh, Brad, kauban ka sa kong mga prayers. Mabuhay ang CFD, Prodeo at Ecclesia. Prodeo at Ecclesia. So babalik tayo dito, let's examine. Meron pa tayong 10 minutes na tira. Gawa 15:20. Sabi dito, ito daw ang batayan ni Soriano, sinangkalan niya itong talatang ito. Eh, hindi niya naintindihan eh, kundi sumulat tayo sa kanila, o may sulat daw. So this is another book daw, another letter from the apostles. Oh, nasa kanila na sila magsilayo sa mga ikakahawa sa Diyos-Diyosan, at sa pakikapid, at sa binigti, at sa dugo. Oh, ganyan. Ay hindi po yan dalaginding na another book, kasi nga pinaloob na yan sa gawa ng mga apostol. Kung another book pa yan, ba't isusulat pa yan? Hindi yan pwede another book. Bakit? Kunti lang ang napaloob sa libro na yan. Hindi pwedeng ilabas mo dyan sa gawa ng mga apostol. Kasi ang buong sulat niyan, yan dyan dito sa baba. Basahin natin anong nasa baba. Dito sa talatang 24, basahin natin. 22, patuloy lang sa baba hanggang 29. Sinabi dito, nang magkagayong minagiling ng mga apostol, ito ang laman ng sulat na mismo.
At ng mga matatanda, pati ng buong iglesia, ugaling na to sa whole church, the Catholic Church, na magsihirang ng mga tao sa kanilang magkakasama. At suguin sa Antioquia na kasama ni Pablo at ni Bernabe, si Judas na tinatawag na Barsabas, at si Silas na mga nangungulo sa mga kapatid. Sa 23, na nagsisulat, o ito na ngayon ang laman ng sulat. Itong sulat sa Gawa 15:20, hindi alam ni Suriano, konti lang to. Ilang verse lang to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eight verses lang. Ito ng laman ng sulat. Hindi ito kaibang sulat sa mga Gawa ng mga Apostol. Kasi pwede itong, kaya nga sinulat dito sa Gawa ng mga Apostol. This is not the 67th book na hiwalay sa mga Gawa. Napaloob ito sa mga Gawa ng mga Apostol kasi mahaba. Ang Gawa ng mga Apostol composed of 28 chapters. Ang Gawa ng mga Apostol, 28 kakapitulo. Eh, hindi ito lalabas sa kapitulo 15 at kapitulo inulit ito sa later in chapter 21. Kasi napaloob lang to composed of how many verses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 verses lang. 8 versikulo. Gawin mong isang libro na hiwalay sa Biblia, hiwalay sa mga Gawa ng Apostol. Anong katarantaduhan yan? Uy, dalaginding. Anong kagaguhan yan? Huwag kang ganyan, mali ka sapagkat aming nabalitaan. Nagsisulat sila sa pamamagitan nila mga apostol at mga matanda, mga kapatid, sa mga kapatid na nangas sa mga hintil, sa Antioquia, sa Syria, sa Cilicia. This is limited only to these places, hindi sa buong iglesia. Saan? Sa mga hintil, sa mga pagano na nandoon sa Antioquia, sa Syria, Cilicia. Doon na ng mga lugar, tatlong lugar lang, hindi ng kabuong kahintilan. Hindi kasamang mahintil dito sa loob ng Israel. Ay, mali si Bes. Kaya nga nawawala na itong sulat, hindi na ito hinonored later. Babasahin kong talata before tayo magtapos sa ating live stream. Sapagkat aming nabalataan ng ilang nagsisali sa amin, ay nangangabagabag sa inyo ng mga salita na isininsinsay ang inyong makaluluwa, na sa kanila hindi kami nangutos ng anuman, ay minagaling namin na makapag-isahan na magsihirang ng mga lalaki at suguon sila sa inyo, nakasama ng aming mga minahal na si Bernabe at si Pablo, na mga lalaking magsapangag sa panganib ng kanilang mga buhay alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga sinugod namin si Judas at si Silas na magsaysaysay din naman sila sa inyo ng gayon ding mga bagay sa salita ng bibig. They will interpret and explain to you through the word of mouth itong mga sila si Judas at si Silas, Bernabe at si Pablo. Sapagkat may nagaling ng Espiritu Santo, sabi ng mga apostol at ang buong iglesia, mula ng Gawa kapitulo 15 talatang 22, sapagkat may nagaling ng Espiritu Santo at namin, mga apostol, na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakalangan. Ano to? Ito yung importante sa Gawa, kapitulo 15, talatang 20, inulit sa 29, at inulit sa kapitulo 21, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inahin sa Madiyos-Diyosan. Ito lang tugon ng mga apostol, ilang lang naman to, isa. Bagay na inahin sa Madiyos-Diyosan, pangilagan nyo, sa dugo, sa mga binigti, at sa pakikapid, fornication. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, itong apat na to, para lang sa apat din na lugar, Syria, mga hintil, sa Antioquia, Syria, at Cilicia. Tatlong lugar ng mga hintil, at apat na mga bagay, ito lang sinusulat ng mga apostol. Mga bagay nito ay ikabubuti ninyo, kama, paalam na sa inyo. So may goodbye niya eh, kaya sarado na yung sulat na yun, nakapaloob yan sa Gawa ng apostol. Paano yung magiging isang buong libro o buong sulat na na-discover ni Suriano? Na-discover niya, nabasa lang din niya sa mga Gawa ng mga apostol. Nagkatawa, napaka-kingkoy. Sinulat nga dito sa loob ng Gawa kasi konti lang, 8 verses only yung sulat, a small letter. Mas ginawa mong another letter from the Acts of the Apostles. Sino ka, Suriano? Do you have the power to canonize? Isang Pedro lang power to canonize. Matthew 16:18, you are Peter and upon this rock I will build my church. And even the gates of hell shall not prevail against it. Are you part of the church? Dalagiding, hindi ka part eh. 1980 ka lang. Security Exchange Commission ng MCJI mo, ang dating daan, na-registro ka 1980, wala kang karapatan kasi wala kang connection kay Pedro na binigyan ng susi ng karya ng langit, Matthew 16:18-19. And to you, Peter, I will give the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you bound on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth shall be loose in heaven. And this power is extended also to the bishops, the successor of the apostles in Matthew chapter 18, verse 18, and Gawa, kapitulo 20, talatang 28, Titus chapter 1, verse 5 to 7, 1 Timoteo 3:1-2, Gawa 1:20, bishopric, Gawa 20:28, the Holy Spirit had made you bishops. Bishop ka ba, Suriano? May connection ka ba ni San Pedro Apostol sa Matthew 16:18-19 at sa mga ibang apostol, Matthew 18:18,
na magdeklara ka ng isang libro, konti lang libro na ibang libro, dinagdagan mo sa Biblia, Protestant, mali pang bilang, 66 plus 1, naging 67, mali pa rin, kulang pa yung libro nyo, dinagdagan mo palang isa. Kompleto to si Dalaginding, makunan to ng, the fruit of the tree in paradise, tapos madagdagan pa yung salot sa buhay na, nakakawa talaga itong MCJ na kulto, ang dating dani, mali-mali eh. Eh, 8 verses, ginawa mo another book. Who are you to canonize? You have no power of the case. The power, kasi binigyan siya ng susi. Again, Matthew 16:19. Tapos, kinanonize siya ang ibang sulat ni San Pablo. O 2 Pedro Kapitulo 3, talatang 16, sabi ni San Pedro Apostol. At inyong ariin na pagpahinugod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Nagaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinusulatan kayo. So yung karunungan ni San Pablo ibinigay ng Diyos. Galing yun sa Panginoon Kristo, sabi ni San Pedro Apostol. Karunungan yun ng Diyos. Sinusulatan kayo ni Pablo. Sa lahat ng sulat ni Pablo, kinanonize si San Pedro kasi siya may hawak ng susi, being the chief leader of the church. Matthew 16:18-19, Matthew 18:18, at 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, sulat ni Pablo, sabi ni Pedro, na doon sinasalitang mga bagay nito, na doon may ilang bagay na mahirap unawain, na isininsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, nang gaya rin naman ng kanilang ginagawa.